and the door shall be shut in the streets when the sound of the grinding is low. And he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low. Bumuna. Also when they shall be afraid of that which is high, and fear shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail, because man goeth to his long home, and the mourners go about the streets. Forever the silver cord be used, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the center. Lahat po tayo. Then, let go. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God. Okay. Okay, Panginoon, maraming salamat sa mga salita ng Panginoon na pag-aaralan namin ngayong umaga, saan emphasize namin importante, importance, Panginoon, ng paglilingkod sa inyo. Kilalaanin kayo, maglingko lang kayo at gawin namin yung kalooban habang kami ay bata pa, Panginoon. So we pray na maging blessing ka sa bawat isa, kayo lang may task lang sa kalagitnaan. In Jesus' name we pray, Amen. Ngayon makapun na po. Okay, good morning. Okay, so kung meron palang gustong umawit ha, umunta ko si nanay. Pwede rin. Hindi tayong big dyan eh. Pero iba kasi na-encourage sa kantahan. Okay? Basta maayos yung suot nyo dito, pwede kang kumanta. Okay? So ngayon po, ang title po nito is In the Days of the Youth. In the Days of the Youth. Tagalog sa mga araw ng iyong kabataan. Okay? Subtitle, Early Starters Make the Most Profit. Yung mga umaga nagsisimula, sila yung makikinabang ng gusto. Okay? Tama nga naman, di ba? Sabi nung kasabihan, early bird gets the worm. Hindi rin naman totoo yun. Kasi yung worm, kahit hapon, nandiyan pa yan eh. Pero yun lang yung abisang kasabihan. Hindi ka mauubusan. Pero kahit hindi rin sila mauubusan, mas makakarami ka, di ba? Maaga ka simula eh. So yan, so ang ating objective ay, especially yung mga bata, malaman nyo, ma-encourage kayo na ngayon pa lang, mag-umpisa kayo maaga. Kung nakapag-umpisa kayo, salamat sa Diyos, huwag kayong titigil. Pangit na nag-umpisa nga kayo ng maaga, anak ka pa ng pastor, tapos bandang ulit, tumigil ka. Yung mga ganun eh. Kahit nasa church siya, umaatin, iba yung attitude. Maraming ganun. And then, para sa aming mga grown-ups, anong gagawin namin? Application natin din dito, yung mga may edad na. Siyempre, supportahan natin naman yung mga bata. Okay? Kasi, bakit? Kahit po saan yan, kahit sa gobyerno, yung mga ibang kulto nga, ilan yung maginawa sa ibang kulto, yung mga bata, ni-brainwash na, bata pa. Tapos yung iba namang gobyerno, komunista, iti-train na yan ng gobyerno. So, anong nangyayari, kung anong gusto nila mangyayari sa mga bata, magagawa nila kasi bata pa, tinay na. So, ganun sa masama, ganun din sa mabuti ngayon. So, kaya yung mabuti, yung mga anak natin, i-train natin sa church, sa bahay, kahit saan ka pa, magbasa ng Bible, makinig ng salita ng Diyos, umawit ng mga makalangit na awitin. Importante po yan, emphasize natin last time, kung naalala nyo. Deuteronomy 32. Importante ang music sa buhay nyo. So, sa amin kasi may choir kami. Eh, wala pa tayong choir. Pero nung isa sa mga instruction na sa amin, kapag nag-choir ka, bawal ka na kumanta ng ano. Nabigla ako dun eh. Kasi ano rin ako, mahilig din ako sa music. Medyo rock pa nga yung gusto ko dati. Kasi nung uso sa amin dati, mga alternative, paganyan pa lang yun eh. Hindi ko nababanggitin yung mga banda na yan. Pero mahal na mahal ko dati yan. Pero nung binigyan kami ng instruction, may mili ako ngayon. Magpo-choir ba ako o kakanta ako ng ano, pag nasa Monday to Saturday, kakanta ko, ano.
kumakanta ngayon. Hindi ko na alam. My Way. Tumutugtog dyan sa nung isang araw yung ano eh. Sa likod namin. Sa mga bakla. Yun. Alimutan ko. Okay, so namili ako. Siyempre, nagtiwala ako sa Diyos. Ito yung awit mo. Iba yung awit na sanlibutan. Puro kabastusan. Puro walang kwenta. Namili ako. So, nung una, parang feeling ko mas maganda yung sanlibutan. Mas nakakaano eh. Pero dito, ang nalilift up sa kanila, yung laman nila. Pero itong makalangit na kanta, inaawit natin, ang nalilift up ay yung spirito natin. Amen? At ang Diyos. Napapapurihan lagi ang Diyos. Hindi siya nawawala dyan. Yung sa mga sanlibutan, walang Diyos doon. Kung meron man, parang ano lang, extra lang. Diba? Ganun sa sanlibutan eh. Nakikinig ba kayo niyan? Lahat naman tayo, di ba, sa radyo. Minsan, wala kang choice. Kasi dati, mahilig magpatagtog yan pag Linggo. So, yun ang uso, eh, ka. Pag binaksa mo yung libreng ano ngayon, di ba, FM. Pag Linggo, andyan yung pinakamagagandang music daw. Mga classic. Sunday. Classic. So, pero, yun, namili ako, so, pinili ko yung Panginoon. So, ganun din kayo dapat. So, ngayon, igabayan natin yung mga bata kung saan sila lalaki. Sa ang music, sa ang lugar, sa anong usapan, ano yung sino yung kahulubilo ng mga anak natin, pipiliin mo yan. Ay, gusto ko si Chelsea kahit yung mga ano, kahulubilo niya dyan, yung mga malanding ano. Gusto mo ba yun? Diba? Siyempre, kung magulang ka, eh, wala yung magulang nyo dito. Kung matalino, mukhang naman kayong matalino, di ba? Kayo na yung pumili sarili nyo. So, kahit ako dati, nung nag-umpisa ako sa church, hindi ko naman kasama yung parents ko. Diba kasi Catholic kami dati, nauna ako dun, sa Baptist. So, kung matalino ka, kaya ka nga in-instruct ng salita ng Diyos. Okay? So, yan. So, introduction natin. May babasahin ako sa mga... So, sino sa atin, sa aming mga medyo may edad na, ang usapan dati lagi, ano yung pinakamasayang stage ng buhay mo? Daddy, ano yung pinakamasayang stage ng buhay mo? Di? High school days. High school days. Diyan mga, kahit sa amin eh, yun ang ano eh, high school days. Kesyo, bakit ba? Maraming happenings. Tsaka, wala masyadong problema. Nakukuha na ni Daddy yung message ngayon ah. Yung kasi yan eh, sa amin parang ganun din. Pero kung ako tatanungin nyo, at nasa Bible din, ang pinakamasayang parte ng buhay mo, hindi yan natatapos dapat eh. Kung may pananampalataya ka sa Diyos, tapos ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, laging sa future yan. Nakikita mo na, dahil inaayos mo yung buhay mo, mga anak mo, nakikita mo in the future, mas maganda yung future ko. Diba? Mas masaya. Pero tama yung sinabi ni Daddy, ngayon ako ditong 1, 2, 3, 4, 5. Sabi sa Bible, ang the days of the youth is masaya. Okay, number one is, sabi sa Job, parang ang Diyos ay kasama natin. Okay, sabi sa Job 6:29, 1 to 7, hindi yung mahaba ito, sabi dito, moreover, Job continues his parable and said, oh that I were as in months past. Alam niyo nangyari kay Job, di ba? Nagkaroon siya ng problema. Sobrang laking problema. Namatay yung mga anak niya, namatay yung mga hayop niya, ninakaw. Di ba? Namatay. So naalala ni Job yung kanyang kabataan. Sabi niyo dito, when God preserved me, when His candle shined upon my head, and when His light walked through darkness, I was in the days of my youth when the secret of God was upon my tabernacle, when the Almighty was yet with me, when my children were about me, when I washed my steps with water. Ano yung sabihin nun? Wash my steps with water. Ibig sabihin nun, mayaman kasi sila eh. Ibig sabihin, hindi sila ordinaryong mantika lang siguro. Yun ang nakikita ko dito eh. Talagang kahit saan, may ano, kasaganahan. The rock poured me out rivers of oil. So
Sabihin, yung oil is, sa kanila dati, mahal yun. Pero pati daw yung bato, eh, talagang nanggagalingan ng oil. When I went out to the gate through the city, when I prepared my seat in the street. So, yung sabihin lang nito, naalala ni Job yung kanyang kabataan at maganda. Maganda yung memory ng kabataan niya. Masagana. Okay? Sabi nga ni Daddy, maraming happenings. Tsaka, wala masyadong problema. Totoo yun, mga bata. Wala kayo, pag nakita niyo yung magulang niyo, bakit, ano na naman to? Nakasigaw na naman. Itong nanay ko, kasi ang daming problema iniisip niya, lalo yung tatay mo, minsan gagigive up na nga eh. Nakita niyo ba yun, mga parents niyo ba ganun? Parang tuliro na ewan. Diba? Kasi ang daming pinoproblema, pera, future. Tapos kayo pa, dadagdag pa kayo sa problema ng tatay niyo. Bakit si Chelsea ganyan ang ginawa? Bakit si ano, ganyan? Sakit sa ulo. Sabi sa Job 33:25, description sa mga bata, yung fresh. Yung ibig sabihin, parang yan, katulad naman, nakikita ko kayo, nakikita ko yung kabataan ko dati, ganyan kami kakit dati. Oo, wala pa kaming kung anong tagyawat, wala kaming kung anong marka ng ano, eye bags, ano, fresh na fresh. Diba? Sabi sa Job, his flesh shall be fresher than a child's. He shall return to the days of his youth. Ibig sabihin, ganun ang bata. Kaya huwag niyong abusuin. Okay? May purpose ang Diyos dyan. Sabi, bakit kami mga matanda, lagi na lang ano, kulubot, mahina. Mamaya, pag-aasal pa natin yan. And then, sa Ezekiel, ang mga kabataan is full of promise. Okay? Sabi sa Ezekiel 16:43, because thou hast remembered the days of thy youth, but hast fretted me in all things. Medyo negative to. Behold, therefore, I will recompense thy way upon thine head, saith the Lord God, and thou shalt not commit this lewdness above all thine abomination. So, galit ang Diyos sa kanila. Basahin ko muna yung 16:60. Nevertheless, I will remember my covenant with thee in the days of thy youth, and I will establish unto thee everlasting covenant. Ang kausap na dito, Israel and Judah. Okay? Kung pamilya na kayo, ito yung mga people of God dati. Okay? Yung nation ni Abraham, Isaac, and Jacob, sinamahan sila ng Diyos sa mga tagal na panahon. At sila ay pinangakuan ng maraming blessing, pero hindi sila naging katiwa-tiwala doon, kaya naalis sa kanila yon. Pero gusto ko lang sabihin dito, ba't sinasabi na alalahanin mo nung ikaw ay bata pa? So, ganun po yung kasi yung style na nag-umpisa, napaganda eh. Katulad ng binabasa natin kanina sa Joshua, di ba? Guruin mo, natalo nila yung mga kalaban nila. Ganun sila sinamahan ng Diyos. Isang beses lang sila natalo nung last week. Pero after nun, lahat, lagi silang panalo, di ba? Kasama nila ang Diyos, pinapakain sila ng libre, di ba? Kaya pinapaalala ng Diyos kayo sa Book of Ezekiel, yung mga magandang araw na parang yung pangako ng Diyos nasa kanila. At pag naalala mo yun, oo nga, no, parang saya nun ah. Balikan natin. Okay? Then last is, yung sinabi natin kanina, sa Hosea 2:15, and I will give her her vineyards from thence in the valley of Achor for a door of hope, and she shall sing there as in the days of her youth, and as in the day when she come up out of the land of Egypt. So, sino yun? Again, Israel. Nung umalis sila sa Egypt, punong-puno ng pangako, di ba? Nasabi dito, parang mga bata, di ba? Kaya maganda yung mga bata, minsan kantahan kayo dito para matutuwa kayo pag nakikita namin. Ay, mga bata, oh. Gaganda, papogi. Nakakuyot. Yan ang ano dun, eh. Ang maaalala namin yung kabataan ay dati mas pogi pa ako dyan. Mas cute din ako dati. Kasi yung bata, pag kumanta yan, parang walang problema. Diba? Kasi ganoon naman talaga yung bata. Kaya sabi dyan, yun ang pangako sa kanya ng, sa kanilang Diyos, pag niligtas sila ng Diyos ulit, ay para silang mga bata magkakantahan. Walang problema. Okay? So bakit natin binanggit yun? Kasi yun ang kabataan. So, masaya, masarap ba maging bata, Joshua? Masarap ba maging bata? Ang kulang, ha? Si Pamela, maganda ba yung kabataan mo? Ngayon, kung ano to, eh. Si Jasmine.
Masaya ba yung kabataan mo? Si Jana. Nakita ko yung mga picture niya eh. Habang ano, pataba niyo eh. Kahit si Jamie, mataba rin dahil eh. Itong mga to, pag nagtawa na, nuwagas eh. So, masarap yung kabataan. Pero, yung katotohanan na alam natin, kahit mga bata pa kayo, hindi kayo mananatiling ganyan, di ba? So, lalaki kayo. Nakita ba yung nanay mo? Di ba? Walang problema, di ba? Kasi kayo problema. Ganun yan eh. So ngayon, kaya ang message natin ngayong umaga is, sabi doon kanina sa ating ano, remember now the Creator in the days of thy youth. So pag bata ka pa, alalahanin mo na ang Diyos. Hindi yung bata ka, magsasaya ka, wala kang pakialam sa Diyos. Baliktad. Dapat ngayon mo isipin ang Panginoon habang bata ka pa. Bakit? So ito yung ating points. Why start early serving the Lord? Ba't mas maganda, bata pa kayo, maglingkod na kayo sa Diyos, alamin nyo kalooban ng Diyos, bata pa kayo. Marami po din na sinabi sa ating chapter dito. So number one, nabanggit ni Daddy kanina, have less and hard times. So maaaring may problema rin kayo, pero konting-konti lang, ano kaya yung ano, inaway ako ni yung kalaro ko, yun lang ang problema ng mga bata, mamaya bati na naman yan, ah, makakalimutan na nila yon. Nag-away sila kanina, wala na yun, di ba? Ganun yung mga bata eh. Have less a hard time. Sabi dito, no, ito yung maganda dito. Bakit sila, ba't halos parang walang problema yung mga bata? Gusto ko lang magitin, hindi nasabi dito eh. Pero, ang nakita ko dyan, kasi nga, ang namumblema ng kakainin nyo, ang namumblema isusuot nyo, sino? Yung magulang nyo. Di ba? Pag nakakita kayo ng baby, walang ano, walang alam, walang kawawa yan eh. Pag pinabayaan, tatay na lang yan dyan, tapos wala na. Iiyak na lang, walang kalabala. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon at suporta ng mga magulang na matino, tayo ay, naiging posible na tayo ay wala masyadong hard times. Okay? Kasi sabi dyan, oh, while the evil days come not. Okay? Pag tanda-tanda mo, may experience yung mga problema sa buhay. Yung may mga away sa'yo, asaktan ka, ano pa. Kaya katulad yan, lagi problema natin, pera minsan. Naku, kailangan pala natin ganito, wala tayong ganito. Laking problema, di ba? So habang hindi pa dumarating yan, anong gagawin mo? Yung Diyos na pwede ka palang i-bless ng Diyos, hindi mo siya kikilalanin, ganun ba? Hindi ganun, dapat ngayon mo na siya paglingkuran. Alamin mo, yung dapat mong malaman about God para pag time na dumating na yung trouble, alam mo na sino tutulong sa'yo, sino makakatulong sa'yo. Ang Diyos lang, lalo pag matanda ka na, kami mga grown-ups, wala, nagtutulungan din kami, pero alam natin, may kanya-kanya tayong problema, di ba? Kaya nga minsan, pag may namamalimus dito, si Danay, nakasimangot na agad eh. So, tinitingnan ko rin kung ano, kasi nga, pag tayo mga adult, may kanya-kanya tayong problema, hindi naman tayo pwedeng, ano, di ba? So, alam natin yan. Kaya, habang wala pa kayo doon, mga bata, alamin nyo na yung kilalanin ng Diyos. Mapaghandaan nyo na kung sino lalapitan nyo. Ano bang gusto ng Diyos? Sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Paano mo mapapaghandaan yung mga darating sa'yo? Di ba? Madalas naman yan, syempre, knowledge, mga bata, skills, develop yung skills mo, pag magaling ka, malakas ka, dumating man yung bagyo, di ba? Eh kung maayos yung bahay mo, bali, wala. Eh, ngayon daw, summer, ilang degrees ba yung ngayon? 37 din. May mga ganun eh, di ba? Yung iba, namumblema na. Pero iba, okay lang. Mag-swimming pa nga yan eh. Sila paghandaan. So, ganun sa buhay natin. Ngayon sa buhay natin, meron tayong dapat paghandaan. Pag meron tayong anak, yung ibang anak natin, mayiging pasawayan, ang hirap, i-disiplina niyan. Paano mo maghahandaan niya? Kung di mo kinilala ang salita ng Diyos, kung di mo kilala ang Diyos na siya pala yung magtuturo din sa'yo, magulang ka na ngayon, tuturuan ka din ng Diyos. Kung di mo alam yon, saka kukuha. Pupunta ka sa psychology. Hindi ka man, di makakatulong yan.
Eh, perahan ka lang yan. Isamantalang yung pagpayo dito sa retirees, napaka ano na yan eh. Normal na lang yan eh. Pag ikaw ay natuto, ganun din. Ituturo mo lang sa anak mo, yung natutunan mo maayos. Ganun kasimple yun minsan. Kaya pag di mo nang paganda, tapos ka. Okay, and sabi dito sa verse 2, while the sun and the light and the, or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. Medyo malalim. Pero ibig sabihin lang yan, mga bata, may panahon kailan yung sun ay nagdidilim. Nagdidilim ba yun? Ha? Sa gabi or maulan? Okay? Yan, kahit yung kanta ng mga bata, may itong nakabisado ko na yung mga kanta ni Shana eh. Meron dong kanta, meron dong ants, di ba? Yung, may mga ants, saka grasshopper. Ah, sorry. Ano ba yun? Yung mga ants, nag-iipon, di ba? Nag-iipok yun eh. Masipag yung mga ants eh. Tapos yung grasshopper, ganyan-ganyan, pa-music-music lang siya. So, tinuturo na yun sa mga bata kasi alam natin, hindi laging pag-araw. Yung grasshopper, makakakuha siya ng pagkain, pagtag-araw, kahit saan eh. Nakakalat lang yan eh. Eh, paano pag winter? Puro yellow, patay ganun. Walang pagkain, malamig. So, kaya magaling itong mga langgam. Ilang beses, alam niyo ba, bida yung langgam sa Bible? Sa Proverbs, so ulit-ulit yan, yung mga langgam. Masipag, nag-iisip sila, nag-iipon. Alam nila kung kailan sila lalabas pag mainit. Napansin ko yun. Pag mainit, ang daming langgam. Pag tag-ulan, walang langgam. Kasi may pagkain na sila. Okay? Kasi nasabi sa atin dito, sabi dyan, be not darkened nor the clouds return after the rain. Kauulan lang, balik na naman yung ulan. Darating sa inyo yan, mga bata. Habi ni Pastor minsan, yung ganun eh. Tapos lang ang problema, problema na naman. So, kaya dapat paghandaan niya. Amen? So, number one, have less hard times. Bata ka pa, kilalanin mo ng Diyos, dahil na pagtanda mo, yung ibang matanda, bakit may iba nababaliw? Di ba? May nakita ba kayo ganun? Yung iba naman, basadong balisa sa buhay. Hindi mo na makakausap yan tungkol salita ng Diyos. Pag nag-share kami doon, kahit saan naman eh. Yung mga matanda, ang hirap siya lang kasi busy pa ako, may gagawin ako eh. Ang mali nila, hindi sila sinikang Diyos nung bata sila. Either problema nila o problema ng magulang nila. Sa bansa natin, ganun ang problema natin, naloko tayo ng maaga, hindi natin nakilala ang Diyos, palagay natin, kilala natin ng Diyos. Yun ang problema natin. So, eh, mag-share mo, ligtas po ba kayo pag namatay kayo? Alam nila, hindi. Pero yung ibang matanda, busy ako, maglalaba ako. Okay, importante yun, ha? Maglalaba ako. Kasi baka hindi matuyo. Pag-uusapan natin, kaligtasan ng kaluluwa mo. Minsan nakakasaw na, pero yun talaga eh. Minsan na, what in the world? Pero dahil pag matanda na yan, dami ng pinanggalingan niyang problema, hindi nila naman na-determine kung ano yung mas importante sa hindi. Mas importante, makilala mo na yung Diyos. Importante, ligtas ka. Pag hindi ka ligtas, tapos ka. Pero yan ang nangyayari. So, medyo mamaya, punta tayo doon. So, number two, we are passionate. Ang bata, mas malakas ang passion. Ano yung sabihin ng passion? Diba? Kaya tinatanong kayo lagi, diba, mga bata pa kayo. Yung iba dyan, pag tinanong mo, medyo matanda na, anong pangarap mo sa buhay? Tanong mo, ano, bata? Pero yung bata, diba, kung hindi mo kayo nangangarap, kaya nga, ini-induce ko kayo, mangarap kayo. Mangarap kayo. Kasi pag wala kang pangarap, lalong wala kang haabutin. Diba, ang goal ko sa buhay ay, anong goal? Anong sabihin ng goal? Anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Maabot mo. Ngayon yung iba naman, masyadong makalmundo naman. Pero, at least yung mga bata kasi kailangan nyo yan. Na meron kayong iniisip in the future, bakit ako mag-aaral ng mabuti? May gusto ko mangyari sa buhay ko. Ba't ako magsisipag? Bakit ako magkakaroon ng maayos na kaibigan? Gusto ko may marating ako. Sa amin, mga ba, ngayon, sa amin ha, napansin ko yung ibang mga, yun, nagtatrabaho na, sobrang OA naman.
Siguro dahil, alam nila pa, nahuli na sila, nakakita pa yung mga ganun tao, sobrang galang. Yung over the top na, "Sir, ma'am, ganyan po, ma'am, sir." Nasobrahan naman kasi, nag-ahapit na yun. Kung dinevelop mo yung sarili mo, kung bata ka, meron ka skills, ikaw yung ma'am, sir. Ayun, totoo, hindi ikaw papakiusapan, ikaw yung papakiusapan, hindi ikaw yung lagi nag-go, "Sir, bili na po kayo nito, alam mo, hindi nyo kailangan to, pero pwede ba bilhin nyo para may kita ako?" Ang hirap ng ganun. Again, hindi naman masama yun, pero mas maganda. Okay, naitundin nyo ba yun? Gusto nyo bang maging boss, Chelsea, pag laki nyo? Sabagay, babae naman kayo eh. Pero okay din nyo, may business kayo maayos, di ba? Especially lalaki. Maganda sa lalaki kayo yung ano, nag-roll. Okay, we are passionate. Ito mga bata, pag gising kayo sa maaga, itong mga anak ko nga rin, sabagay, mga bata kasi daw, mayroong matulog, di ba? I mean, masarap matulog. Pero sinasanay ko sila, "Uy, umaga na. May gagawin ka pa. May gagawin pa tayo." Ganun mga bata kayo sa church, ganun din. Ay, linggo-linggo tayo, maliligo tayo ng maaga. Buti nga ngayon, dati lalo, ang kalimutan ko na, ilang buwan na tayo hindi pumapasok. Dati, gumigising kami ng maaga para hindi matrapik. Ganun ang tao may gustong marating sa buhay. Maaga pa, gising na. Diba? At ang iniisip mo, may passion ka kasi, sabihin, may gusto kang mangyari. Ang problema sa mga matanda minsan, wala na yan. Ito, sasabi dito, kasi medyo may napintin din ito, pero kaya nga inaano ko kayo eh. Napansin nyo siyang kanina, while, dito sa isa, "One, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them." Merong mga panahon, yung mga pag tumanda ka mo, nag-edad-edad ka, kasi hindi ka naturuan na, alam mo na, mangarap at mag-achieve ng magandang bagay sa buhay mo. Yung iba dyan, karamihan dyan, tatamad-tamad na, ayan, alas 10 na, ano ngayon? Nasikat ang ano ng araw. Ano ngayon? Wala naman ang gagawin eh. Ang pangit. Ano? Diba? Ayoko na. Ayoko na mabuhay. Ayoko na magsipag. Ayoko na magtrabaho. Pag nagutom ka, saka ka makakaisip magtrabaho. Ayun, naggabi na. Ang pangit ng ganun. So, ito, nire-relate natin sa buhay natin. Hindi lang ito sa hindi lang ito sa isang araw. Sa Bible, madalas tinutukoy yung gabi, araw sa buhay ng tao, di ba? Pag sinabing, lulubugan ka na ng araw, ano yung sabihin nun? Matanda ka na, di ba? Yung sabihin, lulubog na yung araw sa'yo. Sa Bible, laging ginagamit. So, ganun din dito. Huwag mong hintayin, mga bata, na matanda ka na, saka ka lang, ano kaya ang gusto ng Diyos? Ano kaya ang plano ng Diyos? Bakit niya ako binuhay? Doon ka palang mag-iisip, kung matanda ka na. Ngayon mo na gawin, di ba? Kung matalino ka. So, kasi lilipas yung lakas mo, lilipas yung, mamaya tayo sa lakas. Kaya sabi dito yung passion mo. Lilipas yan. Pag hindi ka, hindi mo finid yan. Ang salita ng Diyos, ng positive things. Lilipas yan. Kung nakakita ka lang doon, huwag nyo nang gayahin. Kung may nakita kayo dyan, kapitbahay nyo, kaya kahit sa TV. May TV pa ba ngayon? Wala na? Meron pa, di ba? Tumunga to, tanda na, walang ginawa, kundi tumambay. Ito yung sinasabi doon. Ba't di siya magsipag? Eh, wala na, nawala na yung gana. Nawala na yung passion, wala nang pleasure. Wala nang gustong ma-achieve. Yung sinasabi doon. Okay? Number one, dapat tayo magsimula ng maaga para kasi konti pa yung hard times. Number two, ang mga bata mas, pag sinabihan mo yan, anong gagawin natin? Ay, gusto ko yan. Ganun ang bata eh. Number three, ito yung sinasabi ko kanina, we are strong. Sabi nito sa three, in the day when the keepers of the house shall tremble and the strong men shall bow themselves and the grinders cease because they are few, and those that look out of the windows be darkened. Ang tinutukoy po nito yung katawan ng tao. Pag ikaw daw ay matanda na, darating to sa ating lahat. Okay? Sinasabi dyan, keeper of the house shall tremble. Ito yung katawan natin, di ba? Sinasabi sa Bible.
Ito yung ating bahay. Kasi ang kaluluwa mo, ikaw yun. Yung katawan mo, yun yung bahay mo sa lupa. Yun yung mamamatay. Malakas yan ngayon. Later, manghihina yan. Kaya pag lumaki ka sa church, alam mo yan eh. Kasi madalas yung pastor, ganun ang kwento eh. Oh, anong prayer request, kapatid? Ito po, masakit na po yung ganyan mo eh. Pag lumaki ka sa church ng ganun, kaya mga bata tandala, sakit ng ganito, sakit ng ganito. At least alam mo, magiging ganun ka rin. Eh, yung mga nanay tatay mo, tinatago nila yan eh. Tsaka yung mga kapitbahay nyo, di ba? Mali, gaganyan-ganyan, malakas pa ako, malakas pa ako. Sa Bible, hindi natin tinatago yan, darating yan. Yung mga mayaman dyan, nagpapa-facelift. Lahat, stem cell. Nari, nagpang-zumba, ganyan. Ayaw natin tumanda, pero darating yan. So kung wise ka, paghandaan mo, maglingkod ka na sa Diyos habang bata ka. Amen? Darating yan. Yung grinder shall cease, ano yun? Because they are few. Anong katawan natin na nag-grind? Ngipin, di ba? E dati, yung maganda ngayon, may postizo na eh. Pero still, hindi maganda yun. I mean, sorry. Mahirap yun, di ba? E paano kung wala kang pampapostizo? Ang bata, di ba? Kaya dati, nung sa church ko natutunan lahat yan, pag nag-fellowship, katawanan naman yung mga matanda. Eh, si pastor, ano na yun eh? Nakapostizo na yun eh. O, sarap ng pagkain, no? Yung mga matigas, gusto kong ngat-ngat eh, kaso matanggal yung postizo ko eh. Kaya sarap ng bata, magpagod ka, maglingkod ka sa Diyos, pagkainan, walang problema yan. Kayo yung pagbibigyan sa kainan kasi kayo malakas kumain eh. Diba? So, huwag nyo nang hintayin na hindi na kayo makanguya. Tapos, saan kayo maglilingkod sa Diyos? No, magpe-preach ka, tumatalsik yung ano mo, postizo mo. Samantalang nung bata ka, dapat nung bumira, di ba? Yung laging kwento ni Pastor dito, kasi nga, nakapostizo siya, sabi niya. May kilala daw siya, mabira, talagang matanda na, nakapostizo. May talagang matanda na, pero alam niya, preaching, ganun. Ang tamang preaching, biblical preaching, hard preaching. Sumisigaw, mga Baptist, ganun. Hindi ka tulad ng mga baklang preacher dyan. Okay? Eh, yung pagsigaw nun ng ano? Anyway. So ako, pangarap ko sa buhay, di ako magkaroon ng postizo. So ngayon, spiritually, ganun din kayo dapat, mga bata. Amen? Walang spiritual postizo. Ibig sabihin nun, matanda na kayo, tibay nyo pa rin. Dapat ganun, huwag nyo mga nanay, tatay natin na mahinang Kristiyano. May konting problema lang, ayoko na sa church kasi kasi may gagawin muna ako, as if naman makakatulong yun. Ang plano nga sa atin ng Diyos, matuto tayo ng salita ng Diyos, lilibang ka sa church. Ba? Ano pa sinabi dito? And those that look out of the windows, ano yung window natin? Mata, diba? Yung mga matanda, gusto mong maglingkod sa Diyos, ang hirap na. So habang bata ka, soul winning ka, magbasa ka. Ba't yung ibang ayaw mo, tinatamad yung mga kilala ko, tamad magbasa, kasi mahina na yung ano eh. Again, di yun sana maging dahilan. Pero nga, pag hindi ka nasanay, bata ka pag tamad mo magbasa, mas yung bagay ko magbasa eh. Kasi nga hindi ka natutong mabilis magbasa. Kung mga bata maniwala kayo, meron na may tinatawag na speed reading eh. Alam niyo ba yun? Kahit nung meron ba kayo noon, sabi meron kami noon eh. Elementary. Dati meron din mga apps na ganun ngayon. Alam niyo yung apps? Tinigilan ko rin. Pero ang ganda rin eh. Kasi mapipilitan ka mabilis magbasa kasi tinatimingan ka. Oh. Tapos later, tatanungin ka, naintindihan mo ba? Pag hindi ka mabilis magbasa, wala na. Katulad ngayon, pinapabasa kayo ng Bible, tapos i-explain. Eh kung ina-explain na, di mo pa nabasa. So, ganun yung mga bata. Ibig sabihin ko lang, pinaka-point ko lang dito, bata pa, maglingkod na kayo, alamin nyo yung salita. Gawin nyo na. Kasi pag humina na yung katawan nyo,
Ang hirap. Number 4, verse 4, sabi dyan, and the door shall be shut in the streets when the sound of the grinding is low, and he shall rise up at the voice of the bird, and the daughter shall, of music shall be brought low. Anong katawan to? Tenga, di ba? Sabi kasi dito, anong sabihin nung when the sound of grinding is low? So yung grinding kanina is ngipin. Pero ito, iba na to. Ibig sabihin na nito, hindi mo na marinig yung dapat mong marinig. Pero sabi naman dito, and shall rise at the voice of the bird. Malakas ba yung bird? Di ba? Hindi. Ibig sabihin naman ito, baliktad ka na. Yung dapat mong marinig, hindi mong marinig. Yung, pero pag natutulog ka na, which is kailangan mong matulog, yung matatanda, ganun. Konting kibot lang, nagising na. Diba? Ganun yung matanda. Tanong nyo sa mga lolo-lola nyo. So, ang point number 4 is, we are better hearer. Pag bata ka, mas magaling kang, ang nakikinig mo, yung dapat mong makinig. Pero pag natulog ka na, talagang tulog. Hindi mo po problemahin yun kasi talagang maayos pa yung katawan mo eh. Nasa prime of your life ka. Ganun yung pag nasipag ka, tulog ka pag gabi. Yung iba, ano na, pag matanda na, nagigising na agad dyan. At sabi niya, and all the daughters of music shall be brought low. Itong music, dati mahal yan sa kanila. Ibig sabihin, pag sinabing, ibig sabihin, hindi mo na ma-appreciate yung music. Okay? Baliwala na sa'yo. Diba? Sabi nila, yung mga matanda raw, actually, lahat ng tao daw, yung gusto mong maging music, yung music mo nung bata ka. Alam niyo ba yun? Kaya daw yung grocery, ang music dyan, yung mga, ang target niyan kami, yung kaedad na namin. Wala silang pakialam sa mga music ngayon kasi nga, wala pa daw pera yung mga bata. Ngayon na sabi sa research, okay? So, kaya ngayon, ano dapat music nyo, mga bata? So, kung pagtanda nyo, yun ang magiging music nyo. Yung music nyo dapat ngayon maayos. Christian music. Hindi lang Christian music, Baptist music. Mga hymns. Yan ang magandang aralin. Kabisaduhin nyo ngayon. Ako, inami ko, hindi ko nakabisado kasi dati hindi ko na-appreciate yan eh. Pero ngayon ko nalaman, mas maganda pala pag song leader ka, marami kang alam. Okay? Gusto nyo bang matuto mag-piano? Ayan, may piano dito. Kasi yung aralin, okay lang yan. Punta kayo dito. Maganda, especially sa mga babae. Pero okay rin sa lalaki. Men? Nasa siya na. Number 5. Second to the last. Also, they shall be afraid of that which is high. Pag matanda ka daw, takot ka na sa heights, di ba? And fear shall be in the way. And the almond tree shall flourish and the grasshopper shall be a burden. Mabigat ba yung grasshopper? And the desire shall fail because man go with his long home and the mourners go about this. So, ibig sabihin lang nito is, pag bata ka, bakit dapat tayo maglingkod ngayon? Kasi mas maano ka, masipag ka. Ah, sorry. Matapang ka. Diba? Ako nung bata ako, wala akong pakialam sa mga kotse. Nag-bike ako dyan. Ngayon, takot na rin ako. Kasi nga, marami ang may iwan eh, pag namatay ako. Pero pag bata ka, adventurous ka. Yun ang ating ano ah. We are more brave, daring, and adventurous. Pag bata ka, so, mas marami kang magagawa. Di ba? Again, di mo kayang aralin lahat. So, paano natututo tayo mga tao minsan? Or madalas? Di ba? By experience. Hindi ikaw yung tipong pag matanda ka na, ayoko na subukan yan kasi ganito, baka ganyan eh. Yung bata, walang pakialam eh. O sige, subukan ko yan. Ah, ganyan ba yan? Hindi nag-iisip yan, baka mag-fail. Hindi, fail. Okay lang mag-fail. Ganun ang bata, kaya maganda, bata pa kayo, maglingkod na kayo sa Diyos. Diyan yung malalaman, yung tama, mali, yung magandang diskarte, mabuting diskarte, hindi maganda. Kasi kung hindi kayo nag-try ngayon, paano nyo malalaman? Ay, yung soul winning, mahirap yan eh. Eh, paano? Kailan ka matitrain? Diba? Eh, maganda kayo, nag-invite kayo. Yan lang ang gawin nyo, makakatulong na kayo sa church. Mag-invite. So, wala ka namang sabihin, maganda doon sa church, mauto tayo sa salita ng Diyos. Madali lang, di ba? Pero pag nag-soul winning ka, medyo mahirap na. Pero kailan ka matitrain? Kailan ka mag-aaral? Bata ka pa. Makinig ka lagi. Pag may church service, nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, tapos di ka nakikinig.
Nakikinig ako pag sikwenta na ako. Wala na. Nagpas na yung ano. Late na. Antoking ka na. Gano'n yun. Eh kung bata ka pa, nakikinig ka, talaga nakatuto ka. Ako hindi ako masyadong ano ha. Hindi ako masyadong matalinong tao. Pero yun ang alam ko sa buhay ko. Nung naging Kristiyano, talaga nakikinig ako. Inoobserve ko lahat. Lahat-lahat ng ginagawa ng pastor. Hindi dahil gusto mong pastor, pero nga, dahil importante yung pananampalataya eh. Tinitingnan ko, baka mali itong napasok ko eh. So, kailangan malaman ko yung mali. So, nag-observe ako. Observe lahat. Lahat ng ways ng mga members, especially yung pastor. So, baka kailangan ko bumalik sa Catholic, baka walang kwenta itong Baptist eh. Tinitingnan ko lahat yun. And ang ganda pala ng ganun. Malalaman mo yung dapat mong malaman. Amen? So, bata ka pa, hindi ka pa doon kayo makinig. Eh, kaso makulit ako eh. Bawasan mo yung kulit mo. Hindi ka naman 24 hours dito eh. Ito pa ka to dati, hindi yung mapakalito eh. Kasi Aiden dapat, tinasanay na yan eh. Bayaan mo lang dito eh, si Miguel nga. Oh. Kahit paano, ganyan-ganyan dati. Ganyan-ganyan. Hindi pa pa yan eh. Diba? Matrain lang kayo. Okay, we hear better perception. Tsaka yung mga preacher, kaya lahat dito, example, okay, next time, gagamit tayo ng mga, para maalala nyo, bata pa kayo, yung ginagawa natin dito, is important, amen? At dapat maintindihan nyo, tatanim sa utak nyo yan, gagamitin nyo yan in the future, and then less. Matapang ba kayo? Sino matapang dito? Dapat ganun tayo. Sa tama, ha? Sa tama. Especially bata, matapang kayo. Yung mga matanda, ano na yan. Maganda naman sa matanda, maraming experience. Pero depende nga rin, pag experience mo ng bata, kapangit. Diba? Talo ka rin. Kaya kayo, magatong kayo ng maganda experience. And last, nainip na si Johan eh. Verse 6, sabi dito, or ever the silver cord be loosed, or the golden bowl be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel be broken at the cistern. So yung cistern, fountain, parang isa lang yan. Nanggagalingan ng tubig. Kung sa kanila dati, mag-ihipon sila ng tubig, wala silang nawasa. Papalad tayo ngayon, kailangan ko ng tubig. Bukas ng faucet, uy, yun yung tubig. Dati hindi ganun. Iigibin nila yon, bubuhatin nila sa malayo kung nasa kanto yung ano, kung nasa Marikina yung tubig, pupunta sila doon. Pag marami-rami kailangan nila ng mga pangkalga doon. Ganun sila. Ngayon, sinasabi dito, kinukumpara naman yung katawan agad natin na para daw tayong isang ano, pitcher, nilalagyan mo pala ng tubig, dadalhin mo doon, dito pala sira na. Sorry sabihin nun. Sabi dito, yung mga matanda, medyo brittle na. Kaya ang hirap niyang i-handle sa church. Madaling ma-open. Ang hirap i-handle lang. Ngayon mga batang, kahit sigaw mo kayo dito, wala naman kayong pakialam, di ba? Kasi alam nyo, natututo kayo eh. Yun ang maganda sa bata. Ang sabi ko dito, we are durable and resilient. Ang bata ganun, nasaktan ka ngayon, nalaman mo, tanggapin mo, tapos na, kalimutan na natin yon, natuto ka na, go! Move on, move forward. Ganun ang bata. Kaya kailan mo gagawin yan? Pag matanda na ako, saka maglilingkod sa Diyos, mali. Kung wise ka, ngayon na, lahat na nalaman mo, na sinabi dito, gawin natin to, gawin mo na. Ngayon, kung di mo makaya talaga, hindi aralin mo, at least. Eh pag hindi ka umaaten, hindi ka nakikinig, naka-attend ka nga, hindi ka nakikinig, hindi mo nakukuha yung dapat mong nakuha. Amen? So hindi yan ako, sabi nga sa inyo, yung batang magulang ako, kala ko, sleeping. Ako yung bata, kawawa to, lahat, ano mo, sunugin. Lahat dapat banlian mo. Kasi ano daw yan eh, yung pala, eh matindi pala yung mga bata, mas matindi pa sa atin yan eh. Matibay daw ang sigmura niyan eh. Huwag yung mga baby ah. Basta lagpas 1 year old. Diba kaya kahit ano na pwede mong kainin eh. Kapatid dito matindi eh. Naitingnan ko matibay eh.
Ito. Diba? So tayo, lalo na yung mga nasa prime talaga, katulad namin. Dati, nag-taekwondo kami. Sabi ko, ngayon, hindi ko na kayang gawin to. Dati, na-stretch namin. Tapos, ano pa kami, C80 pa. Pagkatapos mag-training, bunga rin, Sabado. Tapos gabi, mag-taekwondo pa kami. T-boy, naisip-isip ko, T-boy ko dati. Iba naman, basketball. Maglalaro yan, kakain lang, basketball na naman. Ganun ang bata. Matibay, di ba? Eh kaso, sayang na sayang kung puro basketball na lang, di ba? Yun ang sayang. Ngayong bata kayo, matibay pa kayo, kahit kayong babae. Saan mo gagamitin yung tibay mo? Saan mo gagamitin? TikTok. Grande yan. Diba? Doon mo gagamitin yan? Yung ganda ng katawan mo, tibay niyan. Doon mo gagamitin sa walang kwenta? Kasi sabi sa atin dito eh. Ngayon na, bata ka pa, alalahanin mo ang Diyos. Isipin mo, bakit nga ba akong dito? Ba't nga ba ako ginawa ng Diyos? Para maglalandi dyan? Para... Hindi ganun. Amen? Amen. Bakit nandito ka, mga bata? Ngayon, kami mga matanda na, ginagabay na lang namin kayo, di ba? Pero tuloy din kami, meron pa kami magagawa, dami pa eh. Lalo kami, dito kami sa prime. Talagang kami na talagang gumagawa ng kalooban Diyos. Pero kayo, pagandaan nyo na. Tingnan nyo yung mga tao na maayos, yun ang gayahin nyo. Huwag yung sabihin na, lahat ng tao pare-pareho lang. Sino sabi sa'yo? Lahat ng Kristiyano pare-pareho lang, hindi. Lahat ng church, pareho lang yan. Kausap na naman ako kagabi eh. Ang linaw sa Bible, mayroon daw sila, pastora. Sabagay, bata pa kasi, kaya sabi ko, makikinig pa to. Ba't yung nasan ang pastora sa Bible? Eh, lahat po tayo ay pwedeng gamitin ng Diyos. Okay, nandun na ako, tama naman yun. Pero yung pastora, hindi pwede yun. Sabi sa Bible, ang pastor, may asawa, maraming anak. Lalaki. Okay. Hindi bakla, hindi babakla-bakla, lalaki. Okay? Ang hirap ay tindihin yun, hindi dapat, pero nasali na sila dun eh. So kaya gusto kong sabihin ng mga bata, huwag kayong masanay na yun nga, hindi pare-pareho lahat. Alamin nyo yung kahit sa mga Baptist, tingnan nyo rin yung maayos na church. Kasi lahat yan sa Bible, kaya nga sinasabi sa atin, wina-warningan sila eh, mga churches. Pag hindi kayo nagtapat sa Diyos, aalisin ko yung candlestick. Hindi na kayo church. So, lahat tayo dahil maingat. Hindi dahil church tayo ngayon, maayos tayo ngayon. Okay lang yan. Hindi decide ka dito, ganitong adopt nating measure. Hindi ganun. Dapat dahil lagi tayo nakatingin sa Bible, inaalam natin from God, Lord, anong dapat namin gawin, Lord? Ganun tayo from the start, hanggang tayo matapos. Amen? Amen. So, simple lang tayo ngayon, the youth. Ano gagawin nyo? Mag-umpisa kayo ng maaga. Naintindihan ba yung sinasabi ko, Justin? Miguel? Diba ito, medyo bago pa eh. Pero okay lang yan. Pag naintindihan mo na yung sinasabi ng pastor, start ka na. Wala namang magmamadali sa inyo kami, aalalayan naman namin kayo eh. Hindi nyo nga kailangan magmadali. Basta yung kaya nyo gawin, umaten, mag-pray, magbasa ng Bible, attend, pray, basa ng Bible. Yung kaya nyo gawin lang. Eh, mahaba ng memory verse. Yung kaya mo lang. Masasana kayo, maniwala kayo sa Stephen dati. Tamad lang ngayon yan eh. Pero dati, ilang taong ka nagkabisado dati, 4 years old yan. Ang bilis magkabisado dyan. Namamangha ako nun eh. Eh, sabi ni Pastor, yung bakit yung ibang magulang na galit daw sa kanila? Ba't pinapakabisado ng Bible yung mga anak namin? Kasi nahihirapan din sila eh. Kaya isip-isip ko nun dati, parang mali ito ah. Eh, nung nag-kindle si Stephen, may memory verse. Kindle? Hindi pa nila alam yung words. Pero kaya na nila mag-memorize. Medyo bulul-bulul lang. Pero nakakatawa, parang yan, di ba? Yung dalawa. Ikaw, Miguel, kaya mo rin yan. Mga bumasa? Hindi mo nakinig ka rin na si Aiden. O, ilang taon niya si Aiden? 5. O, 4 ka pa lang? 4 pa lang.
Di ba? Kaya yan. Si Jared, ilang taon na? Two. Two years pa. Magkakabisado ka na, Jared, ha? Next year. Next year. Eh, dal-dal na eh. Kaya yan. Basta nagsasalita na, kaya yan. Amen? Mga bata, mag-start kayo na maaga, panalo kayo. Amen? Maglingkod na kayo sa Diyos. Ang paglilingkod nyo ngayon, yan, magbasa, umaten, magpray, magbasa, umaten, pray. Amen? Makinig. Salita ng Diyos. Mga grown-ups, alam nyo na, hindi na tayo bata eh. Let's pray, baka na maraming salamat at pag-aralan namin, medyo simple lang, pero sa mga kabataan, sa mga bago dito, lang maintindihan namin na maging matalino kami, sumunod kami sa inyo, sinasabi nyo sa inyong salita. We can start very early in life, but we should start early in life na maglingkod namin ng inyong kalooban. Gawin ang inyong kalooban, manatili sa inyong kalooban. We pray na gagabayin niyo po kami. Kami rin naman po ay dito sa mga panahon na hindi na alam gagawin namin, but I pray. Especially mga nakatin ngayon, Lord, naitindihan ang sinasabi ng Pastor Panginoon. Sumunod po sila at magtiwala sa inyo. And the best na kalalagyan namin ay ang kalooban niyo, Lord, kung ano yung pinapagawa niyo sa mag-aaral ng Bible, kabisado, mag-pray, batid sa church, Panginoon. So we pray na kayo po lagi yung malulati. Kaya lamang po ang aming Panginoong namahal namin sa aming buhay, makakapaggabay sa aming Panginoon. Kaya malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.